natin 16 tips para mas sumaba ang buhay base ito sa mga bagong pag-aaral at mayroong mga konting scientific evidence para dito. Number one tip, kumain ng maraming healthy plant-based foods. Nakita nila yung kumakain ng maraming gulay, maraming prutas, maraming benefit talaga, Dr. Lisa. Vegetables, nuts, seeds, whole grains, beans, nababawasan yung premature death by 12-15%. Yung mga vegan, vegetarian, hindi rin, mas less chance din magkakaroon ng cancer. Pagkain ito, dapat sari-sari ang kulay. Sabi nga, kumain ng rainbow, iba-ibang kulay. So, may red, may orange, may green, may violet, may puti, para makuha mo lahat ng benefits. Nakabawas ng cancer po ito. Next, merong pag-aaral na nagsabi, maganda ang turmeric, luyang dilaw, pwedeng turmeric tea, antioxidant siya, anti-inflammatory, meron siyang curcumin na posibleng may benepisyo sa utak, sa puso, sa lungs, at posibleng makaiwas sa cancer. Mani, okay, healthy nuts, nilagang mani, huwag masyado maalat, huwag masyado mamantika, pwede rin ang kasoy, almond, walnut, mas mamahalin, pero pwede na nilagang mani. Isang dakot lang kasi marami talaga siyang nutrition. Yung dami, may protina, fiber, antioxidant, at marami pang beneficial plant compounds. May tulong sa puso, high blood, diabetes. Konti-konti lang, isang dakot, 30 grams lang a day. Bawasan din yung pagkain. Kakain tayo ng mga healthy tulad nito nga, di ba? Maliit lang siya pero kompleto sa nutrisyon. So, huwag din sobra dami kakainin. Nakita nila yung mga taong mas konti ang kinakain, mas payat, hindi overweight, mas mahaba ang buhay. Yung mga maabot ng 100 years old, karamihan sa kanila payat lang. Payat, konti lang kumain. Yung mga Japanese, konti lang kumain. Hindi sila nagpapakabusog. Kasi pag sobra dami ang kinakain, madaming karne, diyan gumagawa ng maraming toxin yung katawan, kaya maraming nagkakaroon ng cancer. Pag tumaba pa sila, magkaka-diabetes, high blood. Kaya maaga namamatay. Mas konti, mas payat, mas maganda. At tulad nito, pwede bawasan. Physically active. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kung kaya mo mag-exercise 30 minutes in a day, mas maganda. Kung kaya mag-jogging habang bata, pero kung lakad-lakad lang, pwede na. So, ang average, 30 minutes to 1 hour in a day. Pero yung mga taong magalaw, malikot, akyat baba na hagdanan, naglalaba, naglilinis, pwede na po yun. Basta physically pagod ka, okay na po yun. Iwas sa paninigarilyo, nakita nila sa pag-aaral, yung naninigarilyo, mas maikli ang buhay ng 4 to 6 years kumpara sa hindi naninigarilyo. Pero syempre, maraming factors yan eh. Titingnan natin, naninigarilyo ba siya? Malakas ba siya uminom ng alak? Mabisyo ba siya? Mainitin ba ulo niya? May lahi ba siyang sakit sa puso? May mga sakit pa siya? So, ina-add-add lahat yan. So, pag nakita na marami ka nitong negative factors, yun ang mas nagkakaroon ng early na sakit. So, hindi lang talaga smoking, kundi buong lifestyle. So, iwas. At sa alak, bawas din tayo sa pag-inom ng alak. Sa heavy alcoholic, bawas sa pag-inom. Pero sa mga hindi umiinom, mas maganda wag na mag-start. Nakita nila na yung mga hindi umiinom ng alak, tsaka yung mga moderate drinking, pareho lang yung haba ng buhay. So, ang problema din sa moderate drinking, pag inumpisahan mo, oras na magkaroon ka ng problema, marami idadaan yung alak para ma-solve yung problema nila. Kaya nagiging heavy alcoholic. Pag malakas uminom ng alak, masisira yung liver cirrhosis, di ba, may namamatay dyan. Nasisira din yung utak, makakalimutin, namamatay yung mga brain cells. So, meron din mga alcoholic dementia, bawal din sa bata. Next, develop good sleeping patterns. At least 8 hours in a day, 7 to 8 hours, mas maganda po. Mas mahaba ang buhay. Kasi nga, pagkulang ang tulog, tataas ang risk mo for diabetes, heart disease, at obesity. Siyempre, pagkulang sa tulog, mas marami kinakain. Dinadaan sa pagkain yung puyat. Prioritize your happiness. Yung mga taong mas masaya, mas mahaba ang buhay. 2.5 times, mas mahaba yung maganda yung katawan nila, mas din nagkakasakit. Paano positive sila at masaya? Pag malungkot, galit,
siyempre galit eh, tataas ang blood pressure, tataas ang heart rate, inis eh. Di ba, minsan nai-stroke. Bago may stroke, may heart attack, normally, nagsisisigaw, may problema. Di ba? Kaya pumuputok yung ugat sa ulo or sa mata sa galit. Mas masaya, mas okay. Avoid chronic stress and anxiety, tulad na sinabi ko. Pag laging stress, mas hindi po maganda. Have close friends and family. Actually, sa isang pag-aaral ng mga centenarians, yung mga umaabot ng 100 years old and above, ang number one tip nila, para kaya sila umabot ng lampas 100 years old, meron sila mga close friends and family. Ito kasi yung nagsusupport sa'yo. Eh. Mentally, mas kalmado ka. Yung katawan mo gumagawa ng happy hormones, endorphins, meron kang close friends. Eh. Kung isolated ka, mag-isa ka, malungkot, madidepress. Diba? Kaya may risk na early magkakasakit. So, yung napakahalaga yung support ng pamilya at kaibigan. Be more conscientious. Mas maingat, mas masinop, mas mahaba ang buhay. Actually, may pag-aaral yan. 11% live longer. Bakit sila mas mahaba ang buhay? Mas may self-discipline, organized, efficient, mas health conscious sila. Hugas ng kamay, common sense, hugas ng kamay, iwas infection, ligo maigi, iwas sa mga infection, mga tigyawat, kung ano nung pang lumalabas na infection, pag malinis po tayo. Kailangan inumin ng maintenance medicine. Pag inumin nyo yung gamot nyo sa high blood, sa diabetes, nakita nila, mas humahaba ang buhay ng 9 to 10 years. Palagay natin, blood pressure mo 180-100, walang gamot, eh mas maaga na mamatay. Mas na-stroke, na heart attack. Pero yung 180-100 na blood pressure, painumin mo ng gamot, na maintenance, maging normalize, plus 9 to 10 years, idadagdag sa buhay niya kumpara sa dapat niyang lifespan. Kunyari, dapat mabuhay lang siya ng 70 years old, aabot siya ng 80. Kung dapat siyang 80 years old, mag-aabot ng 90. Kaya nga po, mas mahaba ang buhay ng taga-Japan, taga-US. 10 years longer ang buhay ng tao sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Bakit? Sa ibang bansa, libre ang gamutan. Libre ang tableta. Tayo, walang mabiling gamot, hindi nakakainom ng gamot sa high blood, sa diabetes, sa kidney, kaya maaga na mamatay. So, napakahalaga po nito. Consult your doctor para maaga malaman yung sakit. Palagyan natin, may bukol sa breast. Nagpa-check up, breast cancer. Natanggal na yung bukol sa breast. Not safe na siya. Merong bukol sa breast, hindi nagkonsulta sa doktor, hinayaan umabot sa stage 3, stage 4, kumalat yung cancer sa breast, eh, kaya maaga namamatay. So, napakahalaga makakonsult para alam yung sakit habang maaga pa. Prevention is better than cure. Di ba, lagi natin sinasabi, pag-iwas. Kaya tinuturo natin to para mas sumaba ang buhay ninyo, pati ang family ninyo, para makasama nyo sila ng matagal. Last tip, maging matulungin. Mas maganda po yan, may positive hormones. Be positive lang at tuloy-tuloy lang ang pagdarasal. Sana nakatulong tong video ko po para sa inyo. God bless.